Gandang araw po, Doc Willie Ong ito. Swerte tayo ngayon ng guest natin, Dr. Ryan Cablitas. Napakagaling, napakabait na urologist. Madalas natin nag-guest si Doc Ryan. Pag-usapan natin ngayon po tungkol sa prostate. Malaki ang prostate, BPH, prostate cancer. Ihi na ihi, madalas ubihi, lalo na sa mga kalalakihan. Isang malaking prostate. Common lang ginagamit sa clinical terms ng mga doktor, BPH o benign prostatic hyperplasia. Unang-una, ano ba yung prostate? So, lalaki lang may prostate, okay? Lalaki lang po may prostate gland. Ito yung gumagawa ng similia, ng fluid sa similia or seminal fluid. Kaya ang examination dito ay sa pamamagitan ng pagsalat sa PWET o ang rectal examination. Lumalaki ang gland ng prostate kapag may edad ka na 50 pataas. Unti-unti silang nagkakaroon ng pagdalas ng pag-ihi sa araw, sa opisina, hindi makatiis ng mahigit dalawa, isang oras. Pag, minsan, pagpapunta na ng banyo, kailangan tumakbo. Kasi kung hindi, mababasa ang brief. Nasa pintuan pa lang, ayun na. Okay. Sa gabi, gising rin po ng gising. Hindi makatulog, napupuyat. Ang quality ng life nila, parang tumatanda sila ng mabilis, gawa ng hindi nakakatulog na maayos sa gabi. That is why, halos gising sa gabi, tulog sa umaga. Antok kasi po yan. Mahina ang buga ng ihi. Minsan nga, hindi umaabot sa inodoro kung saan-saan tumatapon ang ihi. No? May mga ihing tumitilamsik sa labas or minsan hindi umaabot po sa... Ano ba? Basta ang pantalon at ibang yung mga tsinelas ang mga sapatos. Okay? So, isa yon. Intermittency. Minsan ang ihi, parang sprinkler, palabas-labas, humihinto-hinto. Kung hindi naman hinihinto na mismo umiihi, nagtataka sila. Meron din po umiiri para mailabas. Hindi pong pwede pa magdasal ng ano eh ng Our Father o no bago mailabas eh. Kasi hindi siya nag-on na parang katulad ng kabataan nila na ihi agad, labas agad. At minsan madalas itong nangyayari, udok. Kakaihi mo lang, parang may laman pa rin. Anong test ang ginagawa test para dito, Dr. Ryan Cablitas? Mm-hmm. I think ultrasound at kung nakita mo laki. Ano ba yung gamutan? Malalaman na lang natin sa profile, history, edad ng pasyente, ibang mga sakit. Minsan, pwede mo naman diagnose at that level. Okay? Hanggang sa PE pa lang. Malamang may BPH ka. Ganto kasi lahat. Okay? And you confirm it. You can confirm it. Like test. Like what? Urinalysis again. Bakit? Can also rule out any ongoing infection. Kadalasan may kasabay ng infection yan eh. Kaya lalong lumalala the past week, the past month, yung mga sintomas. So nagkaroon ng aggravation of symptoms dahil sa may kasabay ng kaangkas na infection. Urinalysis. So may kita, may tugo, pwede may WBC na mataas, pwede may bacteria, tapos pag nilagnat ka ba? Baka we might be having some kind of an ascending infection na nagsisepsis. That can also give us a clue na baka lumalala na ang infection gawa ng BPH niya. Ultrasound. Very important again. Ang KUB ultrasound. Not necessarily kailangan ilagay sa PWET o transrectal. There's a plain abdominal KUB ultrasound or kidney urinary bladder and prostate ultrasound. Kasi bakit makikita natin sa ultrasound ang kung namamaga na ba yung kidney? Kasi baka traffic dun sa baba, hindi makalabas na maayos ang ihi, nagta-traffic umaakit sa kidney, namamaga ang kidney. Pwede rin magkaroon ng cystitis or stones. Makikita ng ultrasound ang stones mula sa kidneys down to the bladder. Ang stones na nasasanhi ng BPH po, kadalasan nandun sa pantong. Doon nagsistay, kaya minsan magdudugo ang ihi, minsan naghihinto-hinto rin ang ihi. So, makikita ng ultrasound. Pati yung size ng prostate by dimensions, makikita rin. Commonly kasi po, ang normal size na isang prostate ng isang lalaki, ay hindi lalapas ng 20 grams. Okay? Nare-record nila kung malaki, approximately 30 grams, 40 grams. But remember, size does not always matter sa aspeto ng BPH. Okay? May iba po, 80 grams. Happy siya sa buhay, nakakaihi. Incidentally, nakita lang nung pina-ultrasound niya. Dok, anong gagawin ko? May iba kong sasabi, just wala. So, iba naman, 25 grams, pero sobrang hirap na umihi. Urinalysis, ultrasound. Ano pa maaaring pwede mong idagdag? Baka nasisira na yung kidney. Pwede ka magpagawa po ng estimation ng renal function by creatinine. Okay, kaya iba, papagawa ng creatinine.
kasama ng mga CBC, kung may ongoing infection na naglalagnat. Okay? Minsan, kasama na sa pagpapagawa ng dugo, may family history ba ng cancer ito, lalo na prostate cancer, nagpapa-PSA na rin. And sometimes, ang presentation ng gantong sintomas, pwede rin presentation ng ibang sakit ng prostate, like prostatitis. And the common cancer ng malalaki, prostate cancer. Okay. So, we have a spectrum also of diseases which may manifest the same in terms of symptoms and clinical presentation. Dr. Ryan, tungkol naman sa gamutan, anong gamutan natin sa BPH? Tsaka meron bang mga lifestyle change o pagkain na magagawa nila? Okay, good. So, kadalasan ang sintomas natin dito ay urinary problems. Okay, how do we control first? How do we avoid medications? Most of the time, I let them try their lifestyle I let them try to modify their lifestyles. What? One common lifestyle among Filipinos, coffee intake. Okay, maraming mahilig magkape. Magpapadalas sa pag-ihipo ang kape. So it's a strong diuretic such as diuretics po sila. Ang tea o tsaa, diuretic rin po. Okay? Ngayon, timing at dami ng pag-inom ng tubig. Tok, dapat marami ako iniinom ng tubig eh. So, dapat ganito. Kaya minsan pag-uwi ko ng bahay, hinahabol ko yung 8 baso. No? Kasi sa opisina, naka-3 baso lang ako. Eh. Kaya nung gabi, pagkatapos maghapunan, hinahabol ko yung deficit ko. Parang may requirement. Pero that leads to their problem when they go to sleep. When if they can go to sleep, kung makakatulog sila. Kasi by that time, nadadiuresis nila ang inipon nilang ihi. So I advise patients to modify that particular lifestyle. Yung fluid intake before sleeping. They may take it during the day kapag gising sila, kasi kung maihiman, at least gising sila. Pag sa gabi, kung tulog sila, ay mababaw ang kanilang tulog kasi some may even magigising, iihi. Iinom ulit. Okay, doc, kasi baka mauhaw ko eh. Nasanay. So nangyari ng lifestyle nila na parang pag hindi na sila umiinom ng tubig bago matulog, baka natutuyuan. Yan ang common term na ginagamit. Natutuyuan, baka ma-dehydrate ako, doc. Natatakot ako. So, yun, you actually have to address these concerns kasi these are the kala nilang relief to their problem, whatever that problem is, pero in fact, it gives them some degree of bother sa kanilang lifestyle, especially sleep. Yes, pagdating, Dr. Ryan, sa gamutan, ano yung gamot po na common? Oho. Iba't ibang mga gamot po. No? Actually, marami na ngayong mga gamot na available and they are very effective na these days compared to 1 or 2 decades ago. There are several brands like PMAX or Varex. Tapos yun po yung mga iba na leading brands like Arnal, Silodosin, Urif. So, some may have yun po yung Tamsulosin, Silodosin, Alfuzosin at Terazosin. Okay? So these are tinatawag na alpha blockers. Nakakapagpa-improve siya ng paglapas ng ihi. So it relieves the outlet obstruction kasi minsan may smooth muscles doon sa labasan ng ihi pa sa bladder neck. Doon ang target noon para in a chronically or almost contracted state, nagre-relax. So ang labasan ng ihi, parang funnel yan. So pag medyo masikip, kasi sa malaking prostate, nag-a-add ng effect kung sa nagre-relax yung muscles po doon. Para mas may ease, mababawasan ng weak stream, mababawasan ng urinary frequency, mababawasan ng pakiramdam ng laging minatitira. At mas madali makontrol. Aabot ka na sa banyo nang hindi tumutulo. So it has an effect sa spectrum ng mga binanggit nating sintomas na yung dalas sa pag-ihi, parang hirap ilabas. So ang tawag doon, alpha blocker or ang Tamsulosin, Silodosin, Alfuzosin. So they have these are generic names plus one that established na mukhang walang risk na prostate cancer o mukhang walang probability of prostate cancer. No? Nagpapabigay rin kami ng pampaliit ng prostate o tinatawag na 5 alpha reductase inhibitor. Dalawang generic lang po yan. Ang finasteride at ang dutasteride. Okay? So these are 2 drugs that can help halt or pahintuin ang paglaki ng prostate, especially kapag malaki na. Mas effective actually siya, sir, kapag medyo malaki na talaga ang prostate to start with. Ibig sabihin, maaaring hindi siya ganun ka-effective kapag mga 25 grammers lang. As compared to a very effective ang dating niya kapag nasa 70 grams, 80 grams, mas apparently
makikita nila ang change of size after 3 to 6 months. Maximum to at least mga 6 months to 2 years. Okay? Yung maximum effect ng mga tinatawag ng ganung drugs, ng finasteride at dutasteride. Kaya may mga combination drugs. When you have symptomatic, kasi ang symptomatic problems na address agad ng mga alpha blocker tulad ng tamsulosin at silodosin at pilocin. In within 48 hours, minsan may change na agad eh. Pero ang effect ng dutasteride at finasteride will take at least 6 months to have some significant reduction in size as well as additional relief ng symptoms na naumpisahan na ma-relieve ng tamsulosin at alpha blocker. So that's why we have the 2-in-1 combinations po. Maraming salamat, Doc Ryan. Any final tips para sa mga nagsasuffer ng BPH na may 25 grams? Mm-hmm. So, yes. Marami pong ganito. No? Minsan, huwag niyong tiisin. Don't let your urinary symptoms dictate you or control your lives. Okay? Ito po yung mga edad na kung saan nagtatrabaho sa opisina, may mga ginagawa pang negosyo, may mga social activities pa sa simbahan o sa mga sports. So usually, ito yung mga naapektuhan eh. Okay? Once you detect this, no, you can have time to consult. At least, malang most likely, ito yung nangyayari sa akin. Then, it won't hurt you para magpatingin. No? Kung mayroong mga ano, urologist, better. Kung mayroon namang interns or general, ano, kung alam niyo yung sintomas nyo, minsan sila, makakamanage din po sila. And they have been having some CMEs also on these kinds of diseases, yung mga PPH, saka even prostate cancer. So, at least, no, nabibigay po yung mga gamot kapag nade-detect ng isang general practitioner, general medicine, or non-specialist. Pag nade-detect nilang ganito, alam nila anong pwedeng gawin by gamot at or test man. Okay? So, this is a general information among doctors naman po, and that is why they can also prescribe initially and manage BPH patients. Okay, maraming salamat, Dr. Ryan, urologist, napakagaling sa pagturo sa layman at sa kapag rin doktor na hindi yan ang specialty. Maraming kaming natutunan. God bless. Thank you po.